What's up mga ka-hunter and welcome back sa isa na namang kapanapanabik na episode ng Hunter x Hunter. In today's video ay tatalakayin naman natin ang chapter 5. So biro mo, nakakalimang chapter na tayo mga ka-hunter. At dahil dyan ay lubos po akong nagpapasalamat po sa lahat ng mga sumusuporta at sa walang sawang nanonood ng ating channel. Ako po ay lubusang humihingi rin ng pasensya sa mga hindi mapapabilang sa shoutout sa kadahilanang pipili na lang po ako ng lucky 30 persons randomly every upload ng video ko. Sa kadahilanang lumalaki na din po talaga ang ating pamilya. Pero huwag po kayong mag-alala dahil nababasa ko po ang lahat ng inyong mga comment mga ka-hunter. So mag-comment lang kayo mga idol at baka kayo na ang mapili na maisigaw sa mga susunod pa nating mga videos. So bukod pa dito, dahil nga sa lumalaki na ang pamilya natin, ako po ay magsasagawa ng palaro or giveaways para sa mga ka-hunter ko. At sa pag-giveaways na ito ay maaari kayong manalo ng 100 pesos load sa Smart or sa Globe. Ilalabas ko na ang buong detalye ng palaro sa April 1, 2020. Bago tayo magsimula, ako po ay humihingi muli po sa inyo ng konting pabor lang po mula sa inyong puso. Na sana ay manood naman po kayo ng ating mga ads, mga ka-hunter, kahit less than 1 minute lang at napakalaking tulong na po niyan sa ating channel. Yun lang po at maraming salamat po. So tara, simulan na natin ang chapter 5 mga ka-hunter. Konting recap lang mula sa chapter 4. Nag-volunteered na nga si Jing na maging number 2 sa grupo nila Beyond Netero. Ibig sabihin nito ay kukunin na niya ang pwesto ni Pariston as number 2 at ganyan kalupit si Jing mga ka-hunter. Sa kabila nito ay sumali na nga sa 12 Zodiacs itong sila Leorio at Kurapika upang makatulong sa kanila sa paglalayag papuntang Dark Continent. Inireveal na ni Maisai kay Kurapika kung sino ang nagmamay-ari ng malaking koleksyon ng mga mata ng Kuruta. At yun ay walang iba kundi si Cherednich, ang pang-apat na prinsipe ng Kakin Empire. At dito na nga nagsisimula ang chapter 5. Pinapakita ngayon sa larawang ito mga ka-hunter ang mga nakuha ni Kurapika or ang mga naibalik sa kanya na mga mata ng Kuruta na mula sa kanyang mga angkan. Kasama dito ang anak ng pamilyang Nostrad. Politician, pastor, businessman, doctor, farmer, musician, abogado, guro, artista at ang panghuling misyon ni Kurapika ay ang anak ng hari ng Kakin Empire. Sa pangkasalukuyan, ang mga ito ay iniisip ni Kurapika. At sinasabi niya na, marami na akong naibalik na mga mata. Ang iba ay nakuha ko sa maayos na pamamaraan at ang iba ay kinakailangan ko talagang gumamit ng dahas. Lagi ring may nagsasakripisyo sa tuwing na ibabalik ko ang isa sa mga mata ng aking mga angkan. At ang lahat ng ito ay malapit na ring matapos. So itong taong ito, ang pinakahuling halimaw na nagmamay-ari ng mga natitirang mga mata at nandyan lang siya sa paligid. Pyro, sa tingin ko ay nagsisimula pa lang ang aking paglalakbay. Ngunit saan ba talaga ako pupunta? Kahit naman na alam ko na wala akong talagang lugar na babalikan at wala naman tao na sasalubong sa akin. So ayan mga ka-hunter, talaga namang napakalungkot ng eksenang yan para kay Kurapika. Sa mga hindi po pala nakakaalam, si Pyro na nabanggit ni Kurapika ay isa niya pong matalik na kaibigan at kababata na nasawi din po. Pumunta muna tayo ulit sa base nila Beyond Netero kung saan nandun si Jing. Nagsalita na dito ang ibang miyembro nila Beyond Netero na sila Master at Marion. Number 2 ha? Sa tingin ko ay depende yan kung sasang-ayon kami. Nang si Pariston ay hinalal bilang pangalawang pinuno sa grupo namin ay inatasan na kami ng kanya-kanyang mga gawain depende sa ranggo namin. At ngayon, ano ang mga binabalak mo sa aming gawin? Kung binabalak mo lang nasirain ang mga plano namin at gumawa ng gulo dito ay mapipilitan ako na tapusin ka na ngayon. Battle operation completed. At ayun, talaga namang susugurin na nila si Jing dito mga ka-hunter. At ang manika na nakita natin sa chapter 4 ay magpapakita na ng abilidad dito. So bigla namang nagsalita na dito si Jing.
Easy lang kayo. Dodoblihin ko ang pabuyang pera na binabayaran sa inyo ni Beyond Netero. At kayang-kaya ko iyon ibigay sa inyo ngayon din. Bukod pa dito, pagkatapos yung tanggapin ang pera na ibibigay ko, ay pwede nyo pa rin gawin ang mga gusto nyong gawin. So ayan mga ka-hunter, talaga namang nagulat ang lahat ng miyembro ni Beyond Netero dito nang nag-offer si Jing ng dobling pasahod sa lahat ng mga kasama niya dyan. Kasi nga naman malalaking pera naman talaga ang Daylan kaya nagtatrabaho ang isang hunter sa isang organisasyon or grupo, diba? At yan lang naman talaga ang habol ng mga yan. So balik tayo. So sabi dito ni Master, Teka, parang naguguluhan ako sa mga sinasabi mo. Ha? Ang pagkakaalam ko kasi ay lahat kayo ay hinire ni Beyond para magtrabaho sa kanya, diba? So ang ibig sabihin ko nga, lahat ng dito ngayon na nagtatrabaho kay Beyond Netero ay dodoblihin ko ang lahat ng inyong napagkasundo ang sweldo. Bukod pa dyan, kapag natanggap nyo na ang pera mula sa akin, ay wala akong gagawin sa inyo or wala akong ipag-uutos na anuman. Ngunit, kung may mga tanong kayo na gusto itanong sa akin tungkol sa paglalakbay dyan sa Dark Continent, ay malugod ko yung sasagutin agad. Isa pa, gawin nyo lang ang mga usually na mga ginagawa nyo or ang mga pinag-uutos sa inyo na assignment ni Paris dun. Wala naman akong pakialam dun. So lalo nang namangha ang mga alagad ni Beyond Netero dito kay Jing mga ka-hunter. Sabay sabi ni Jing, pero isa lang ang gusto kong mangyari. Ako lang ang magiging number 2 dito simula ngayon. So nagsalita naman dito ang ibang kasamahan ni Beyond. Ano nga ba ang kahalagahan kapag ikaw na ang number 2 sa grupo? Saglit nga lang, may gusto akong linawin sa mga sinabi mo sa amin. Ito ay tungkol sa pagbabayad mo sa amin ng advance, totoo ba yan? Oo naman, kung gusto mo, ibigay mo na sa akin ang account number mo sa bangko at babayaran na kita ngayon. At uulitin ko lang, kahit tanggapin ko yung pera mo ay pwede akong hindi sumunod sa mga ipag-uutos mo o mga sasabihin mo, tama ba? Tama ka, sinabi ko na nga yan kanina pa eh, magtiwala ka lang sa akin. Paano kung hindi pumayag ang lahat? Ang mangyayari niyan ay mas lalong gugulo ang sitwasyon ngayon dito. Well, wala akong magagawa dyan kung tingin mo na ang ginagawa ko ay makakaapekto sa grupo nyo. Mahaba pa naman ang ating lalakbayin, so okay lang, mag-aantay na lang ako kapag ready na kayo. Ha? Mag-aantay ka? Oo, total diba naguguluhan ka pa sa sitwasyon ngayon dahil sumali ako bigla sa grupo nyo as number 2, diba? Sa madaling sabi, habang naglalakbay tayo na kasama ako at na-realize mo na na ako ang number 2 sa grupo na ito, ay babayaran na kita agad-agad. Ano ba talaga ang binabalak mo? Then bigla na lang lumapit itong isa. Okay na, hindi naman ako tututol kung ikaw ang maging number 2 dito sa grupo. Kunin mo na itong bank account ko at ang halaga ng napag-usapan naming sahod ni Beyond Netero. Okay, naipasa ko na ang pera mo online. Sige, paki-double check na lang sa account mo ngayon kung pumasok na. Okay, saglit lang ha, lalabas lang muna ako. Saan ka pupunta? Babalik ako agad. Babalik pa kaya siya? So ayun mga ka-hunter, so nung pag-transfer na ni Jing ng pera sa isa sa mga kasamahan ni Beyond Netero ay bigla na itong umalis. Kasi nga naman ay malaya pa rin silang gawin ang anumang naisin nila pagkatapos tanggapin ang pera. So maaaring mag-for good na ang hunter na iyon at hindi na nga bumalik, diba? So balik tayo. Meron pa ba sa inyo na tanggap na ako na ang magiging number 2 dito sa grupo na ito? So nagsalita na tong si Yusamin. Oo, sa akin ayos lang naman din. Pero hinding-hindi ako susunod sa mga ipag-uutos mo. Kahit na ano pa ang mangyari, kahit na nasa panganib ka na ay hindi kita tutulungan. Walang problema sa akin yun. Sige, ibigay mo na sa akin ang account number mo at kung magkano ang pera ang kailangan mo. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ha? Hindi pwede, kailangan mong tanggapin yan. Ayoko nga eh. Well, ibig sabihin yan, hindi mo pa rin ako tanggap as number 2. Pwede mo naman tanggapin ang pera at gawin mo kung anong gusto mong gawin dyan. Pwede mo siyang i-donate or ibigay sa mga kakilala mo
sabihan mo lang ako pag interesado ka na. Wala ba sa iyong problema yon, Paris Don? So sagot si Paris Don, ah, wala naman. Sa totoo lang, okay nga yun kung ikaw ang magiging number 2 sa grupo. Kung ganun, bakit di mo na ibigay ang account number mo at ang pera na kailangan mo? Well, kung tamang aking pagkakalkula at hinala, kahit ilang beses ko padoblehin ang sahod mo kay Bian Netero, ang lalabas lang dyan lagi ay zero, tama ba? So nagkatinginan na ulit nga itong dalawa mga kahunter at ang ibig sabihin ni Jing sa parting yon ay walang pera or sahod itong si Paris to nang sumali siya dyan kila Bian Netero. So ang talino talaga ni Jing mga kahunter at hinding-hindi mo siya mauutakan. Punta muna tayo kila Leorio at Kurapika. Ikaw ba ito, Kurapika? Alam mo ba na nag-aalala ako sa iyo at alam mo ba kung ilang beses kita tinatawagan kanina pa? Ibigay mo na nga sa akin ang email address mo. Tatanggihan ko yan sa ngayon. Papunta na rin kami dyan kaya antayin mo na lang ako. Ah, ganun ba? So ibig sabihin ba nito ay tinanggap mo na ang offer nila na maging miyembro ka ng Zodiac? Oo. So nag-usap na itong sila Maysay at Kurapika dito. Sa totoo lang, hindi talaga ako sigurado kung makakatulong ang aking abilidad sa paklalakbay sa Dark Continent na yan eh. Ang pinaka-target ko dyan ay ang prinsipe lang talaga. Pero gagawin ko pa rin ang lahat ng makakaya ko para makatulong sa inyo. Okay lang, naiintindihan ko naman. Sa paglalakbay natin ay pwede mo namang i-prioridad yung mission mo. Ngunit higit sa lahat ay kailangan mong mag-ingat. Alam natin na kilalang kilala ang prinsipe sa buong mundo at hindi pa ito nalalagay sa anumang delikadong sitwasyon. Isa pa, may kababalaghan akong naririnig tungkol sa kanya kaya hanggat maaari ay huwag kang magagawa ng anumang ikakapahamak mo. Huwag kang magalala. Sanay na sanay akong makaharap ang mga taong may mga matataas na posisyon din kaya alam ko kung anong dapat kong gawin sa kanya. So pinutol na muna dyan ang usapan nila Maysay at Kurapika. Then bigla lang pinakita dito si Gon mga kahunter at nagtataka ito na wala na siyang aura na mailabas sa katawan niya. Malamang ay dahil nga ito sa nagawa niya last time kay Pito. So pagkatapos niyan ay balik naman tayo sa base nila Beyond Netero at dito ay makikita na natin na nagle-lecture na si Jing sa mga kasamahan niya. Sa limang rota na dinaanan ng mga V5 nang sila ay naglayag sa Dark Continent, ay nakapagdala rin ito ng lima ring magkakaiba ng mga kalamidad. Pero sa aking pananaliksik, ay maaaring sinadya ito ng mga guides or ang tinatawag nilang mga gatekeepers upang maging warning sa mga tao para hindi na pumunta muli dito sa Dark Continent. Iisa-isahin ko sila sa inyo. The Immortality Disease Sobei, The Plant Weapon Bryon, The Mist Creature Eye, The Twin-Tailed Snake Hellbill, at ang The Human Keeping Beast Pup. Ang limang kalamidad na ito ay nagtataglay ng rank A or B na mas malalakas pa sa normal na mga Chimeraans. Sa ngayon ay wala pa tayong plano para mapugsa ang mga ito. At ang pinakamabisang strategiyang naiisip ko ay ang pag-iwas sa mga ito kaysa labanan. Base din sa aking kaalaman ay meron na tayong namataan ng mga biktima ng I at ng Papo dito sa ating mundo. At kung binabalak ni Biad na pumunta sa ibang rota na hindi pa napupuntahan ng kahit sino pa, even ng kanyang ama, ay may posibilidad na magkaroon or may lumabas na pang-anim na kalamidad na mas malakas din sa Chimeraan. Gusto ko rin na malaman nyo na dito sa ating mundo ay may tinatagong mga naging biktima ng mga nasabing limang kalamidad na ito na matatagpuan sa basement ng IPA or International Permit Agency. So may iba ba kayong tanong? So nagtanong ang isa sa mga kasama nila Bian. So talaga palang may malaki silang rason kung bakit sila naglalayag sa Dark Continent kahit na alam nila na napakadelikado dito. Wala naman daw talagang makukuha dyan kundi isang malaking kapahamakan lang daw na nasasaad sa mga documents nila. Gusto ko lang talaga malaman, Jing, kung meron ba talagang makukuha dito kapalit sa pagharap sa mga limang kalamidad na ito. Ah, okay. Sige, i-explain ko sa inyo isa-isa.
May isang bato na nakakapag-generate ng electricity kapag inilubog mo ito sa tubig na tinatawag nilang ghost stone. Sa maliit na bato ng kasing laki ng bid ay kayang maglabas ng 20,000 kilowatts power sa isang araw na makikita sa northeast mountain ng Lake Mobius na pinamumunuan ng mga raring monster papu. Ang Bedrose Union ay nagpadala ng 1,000 katao sa pinakamadaling rota, ngunit pito lang ang nakabalik ng buhay. Kung didiretso ka naman ng panorte mula sa ating mundo papuntang Dark Continent, ay matatagpuan mo naman ang Sea of Trees. Pagpasok mo sa lugar na iyon, after 400 kilometers na paglalakbay, ay makikita mo naman ang mysterious labyrinth na nakatayo na doon matagal na panahon na. At doon matatagpuan ang isang halaman na kayang magpagaling ng halos 10,000 uri ng mga sakit. Sa kasamang palad, ito ay binabantayan ng mga plant weapon Bryon at ang lahat ng mga elite forces na mula sa Saherta Empire ay inubos ng mga ito at dalawa lang ang mga maswerteng nakaligtas. Sa South Lake Mobius naman, ang Otchima Federation ay sumubok na kumuha ng bigas na nakakapagpahaba ng buhay. Ngunit habang binabaybay nila ang swaplands ay naging pain na sila lahat ng Hellbill at tanging 11 survivors lang ang nakaligtas dito. Sumunod dito ay ang Minpo Republic na humingi pa ng tulong mula sa mga Hunter Association para lamang makuha ang source of all liquid. Ngunit tanging tatlo lamang ang nakaligtas sa mga ito na wala man lang din nadala pabalik. At ang sabi-sabi, ang tatlong survivors na ito ay nawala din sa tamang pag-iisip at dahil ito sa Miss Creature Eye. Ang matindi pa dito, ayon sa Hunter Association, mismong si Isaac Netero ay nakapunta na rin dito kasama ang kanyang mga kaibigan na wala pang matibay na ebidensya. Sa larawang ito mga ka-hunter ay makikita nga natin na nandito si Isaac Netero at ang kanyang mga kaibigan na sila Sig Soldic at Lynette. So siguradong malalakas din ang dalawang ito, lalo na ang isa dito ay ninuno din ni Killua mga ka-hunter. So balik tayo kay Jing. Sa kabilang banda naman, sa Kukanyo Kingdom kung saan nandoon si Beyond Netero ng mga oras na yon, ay successfully silang nakakuha ng alchemic plant na tinatawag nilang Metallion. Ngunit dahil nga sa nag-iba ng daan itong sila Beyond Netero, ay nadaanan nila ang absolute worst of diseases. So kinakailangan nilang sagupain doon ang mga sobey, kabilang ang mga ibang hunters. At anim lang ang nakaligtas dito at sa kasamaang palad ay nalanta ang mga halamang dala nila. So ang mga storyang ito ay nagsisilbing babala sa karamihan upang hindi na pumunta ulit sa bagong mundong ito, na kahit si Isaac Netero ay nabahala din sa dami ng mga namatay na tao. Kaya naman, nag-decide itong si Beyond Netero na ipagpatuloy ang nasimulan ng kanyang ama, kahit na ipinagbabawal na ito ng mga V5 matagal na panahon na. At oo, siguradong malaking benepisyo ang makukuha natin doon, pero nabanggit din ba sa inyo ni Beyond na napakadelikado doon? Ngayon na alam nyo na ang pwede nating kahinatnan, gusto nyo pa rin bang tumuloy? So habang nakikipag-usap dito si Jing sa tatlo ay may nakikinig pala na isa pang miyembro nila Beyond at sinabi niya sa likod na, "Oo, pupunta rin ako." "Oh, bumalik ka." "Sabi ko babalik ako, diba?" "Ang akala namin ay pagkatapos mong matanggap ang malaking pera ay tumakbo ka na sa misyong ito." "Ah, ginamit ko ang lahat ng pera na ibinigay ni Jing. May malubhang sakit ang aking kapatid na nakahimlay sa ospital ngayon. Kinakailangan niya ng malaking pinansyal para ma-maintain ang operasyon. Pero ngayon, nagpapasalamat ako dahil kahit mamatay ako ngayon, ang pera na ibinigay ni Jing ay sapat na para sa habang buhay na maintenance ng aking kapatid. So, lubos ako nagpapasalamat sa iyo, Jing, at ikaw na ang number 2 para sa akin. At susundan kita kahit saan ka pa pumunta." Nakaka-touch naman talaga ang eksenang ito mga ka-hunter. Basta pag nandyan talaga si Jing ay asahan na natin yan. So balik tayo kay Jing. "Ganun ba? Wala yun. Pero sa narinig ko sa'yo ay hindi ko hahayaan na mamatay ka ng ganun lang. Basta ang gawin nyo ay kunin nyo pa rin ang pera na manggagaling kay Beyond once na natapos ang mission na ito."
Actually, may isa pa akong bagay na naguguluhan ako talaga, Jing. Sa sinabi mo kanina, ang Dark Continent talaga ay isang lugar na hindi pa napupuntahan ng maraming tao. Eh bakit alam na alam or may impormasyon ang mga B5 sa lugar na iyon, katulad ng mga bigas na kayang magbigay ng mahabang buhay? Di kaya may mga taong nag-iwan na ng bakas at nauna na doon na hindi pa natin nalalaman? Magandang tanong yan, Curly. Para sa kaalaman ng lahat, over 300 years ago, may isang tao ang nakapaglayag mag-isa sa Lake Mobius. Mag-isa lang? Oo, at ang taong ito ay isinulat ang kanyang paglalakbay sa isang libro. At tinatawag nating itong The New Continents Traveler's Journal na mayroong East Part at West Part. Ngunit ang kopya na mayroon lang tayo ay ang East Part. At hanggang sa ngayon ay hindi pa natatagpuan ang West Part ng libro. At sa tingin ko ay mayroon itong tatlong posibilidad na rason kung bakit hindi pa natin nahanap ang libro hanggang ngayon. Ang una ay posibleng wala pang nakakahanap nito hanggang ngayon. Ang pangalawa naman ay maaaring hindi na itinuloy ng gumagawa ang pagsusulat ng libro dahil sa may rason ito. At sabi naman ni Jing, at may isa pa. Pwede rin na ang nagsusulat ng librong ito ay nabubuhay pa at kinukumpleto pa hanggang ngayon ang West Part ng libro. Sabi ni Curly, ano, libro na 300 years ago na at hanggang ngayon ay buhay pa ang gumagawa? Teka, posible ba yun? Kung gagamitin niya ang mga bigas na may pangpahaba ng buhay at ang mga halaman na kaya magpagaling ng kahit anong sakit? Ah, posible kaya yun? At sabi ni Jing, at ang author ng librong ito ay walang iba kundi si Don Freaks. Ayan, at dyan po nagtatapos ang maikse ng chapter 5 natin, mga ka-hunter. So tara, shoutout tayo muna. Shoutout kay General Kiming. Shoutout kay Mark Lester Polintan. Shoutout kay Riz Dilan Pasigan. Shoutout kay Mr. Free Tutorial. Shoutout kay Warren Freaks Ramizares. Shoutout kay Richard Bernardo. Shoutout kay Feji Visitacion. Shoutout kay Justin Benigno. Shoutout kay Catherine Alquizar. Shoutout kay Vince Cartagena from Leyte. Shoutout kay Joven Cardano. Shoutout kay Elvin Pogi Corpus. Shoutout kay Gladys Javier. Shoutout kay Triple XA. Shoutout kay Elgin Amores. Shoutout kay Robert Justriel Jugal from Japan. Salamat po. Shoutout kay Ran Pogs TV. Shoutout kay Pimentel Mayan. Shoutout kay Michael Villarreal. Shoutout kay Neil Christopher Antonio. Shoutout kay Christopher Maceda. Shoutout kay LA Lyrics. Shoutout kay Angela Bautista at kay Johnny Mendoza. Shoutout kay Prince Jirlu De Los Santos. Shoutout kay Michael Arsena. Shoutout kay Noel Asombrado from Cebu, salamat. Shoutout kay Mark Anthony Magpantay. Shoutout kay Jordan Saking from Japan. Shoutout kay Scary Rohel. Shoutout kay Marvin Tolosa. Shoutout kay Rene Conde. Shoutout kay JJ Darapa. Shoutout kay Rito Strong from Cebu, salamat. Shoutout kay J-Poy Reyes. Ayan, so maraming salamat po ulit sa panonood, mga ka-hunter. Sa mga gustong magpa-shoutout dyan, mag-comment lang po kayo sa baba at pipili po ako ng 30 persons randomly kada upload ng bagong videos. Maraming maraming salamat po ulit sa panonood at sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Dahil po sa inyong lahat, kaya po ako nandito ngayon, mga ka-hunter. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share na rin kung nagustuhan nyo muli ang video na ito. Kaya maraming maraming salamat po ulit. God bless po sa inyong lahat at keep safe. Paalam po.